pinail natin kanina. Nag-file tayo ng motion for bill of particulars. Ang ibig sabihin ng bill of particulars, we are asking the NTC to explain ano yung mga violation para masagot namin. This is in our right to be yung constitutional right natin to be informed sa nature and cause of the accusation. Kasi paano namin masagot yung mga complaint kung hindi namin alam kung ano yung alleged violations. Kasi very general kasi ang sinasabi ng show cause order. So we are asking, ano talaga yung specific violations na nakasaad, na na-violate namin, allegedly na-violate namin sa Certificate of Public Convenience or yung provisional authority na in-issue ng NTC. Sige. Nag-file kami ng motion for bill of particulars. No? Instead of filing an answer doon sa deadline namin na January 15, no, based sa show cause order. Remember ang show cause order, merong 30-day suspension. Natanggap namin ng December 21. Mag-expire yun mga January 20 siguro. Kasi ang December, 31 days. Ngayon, nag-file tayo doon ng motion to inhibit. Kaya lang, tumatakbo yung period. No? Ang period na mag-file kami ng tinatawag sa batas na responsive pleading. Mm-hmm. Okay, so instead of filing an answer, nag-file kami itong motion for bill of particulars. Simple lang sinasabi ng motion for bill of particulars. Sinagot namin yung show cause order. Ang katanungan dito, ano bang kasalanan namin? Mm-hmm. Itanong ba namin kay Madam Auring ito o kay bago na ngayon, no? Hans Kua? Kasi hindi namin alam eh. Sabihan yung kabi ko anong kasalanan namin. Mm-hmm. Yun ang mensahe namin dito, ha? Okay? So, iditaliin mo kung anong kasalanan namin. Then we will answer it according sa alleged kasalanan namin. Kasi pag binabasa mo, hindi namin alam kung anong kasalanan namin. Eh. Bakit ba pinapatawag kami dito? Now, yung issue na ito, maliban pa ito sa motion to inhibit. Okay?